What's up mga ka-review? This is Kensak ATV. At ngayon gagawa tayo ng isang video reaction dito sa result ng lie detector ni Hazel at Boscoyo ng mga ka-review. Hindi natin siya panonoorin nga pala dahil iiwas tayo sa anumang rules ni YouTube. Ito yung tinatawag natin copyright claim. Is pakikinggan na lang natin through sounds itong video na ito mga ka-review. Ito yung kung saan at hindi naman lingit sa kaalaman nyo na itong si Hazel, Grace at Boss Joy is nagkaroon sila na issue about dun sa nawawalang iPhone ni Hazel, no, mga ka-review. And hindi natin malaman kung ano talaga yung totoong nangyari dahil wala naman tayo sa mga pangyayari na yon. Besides, bukod doon mga ka-review is marami na rin mga haters at mga bashers na una nang nagbigay ng komento na hindi naman talaga alam ang totoo is bumibase lang sila doon sa kung ano yung napanood at narinig nila, no, true balita, news o ano man yan, no. And marami na rin na nagko-komento ng kung ano-ano dahil sa yun nga, sa ang akala nila ay content lang to ni Hazel Grace, no. Pero dito malalaman natin kung ano talaga yung totoo doon sa mga sagot nila sa lie detector question ng no, mga ka-review. Dito malalaman kung nagsasabi sila na totoo o nagsisinungaling sila. So, wala na naman tayong inaantay, tara na at panoorin natin itong sagot ni Sir Rapi Tulfo doon sa result ng lie detector test nila Boss Joy at Hazel Grace. Ito naman, Hazel and JM. Kayo ba ang nag-insist na magbigay na dapat ng reward? Sagot nyo no. Truthful kayong parehas. Ikaw ba ang una nagsabi na magbibigay ng reward kung may susola ang cellphone ni Hazel? Sabi nyo no. Truthful kayong pareho. Yes. Gawa-gawa nyo lang ba ang salaysay nyo na nag-text sa iyo upang manghingi ng reward? Sabi nyo no. So dito mga ka-review, no, ilang question pa lang, nakita na natin na nagsasabi talaga ng totoo yung dalawang ito. So ewan ko ba kung bakit maraming mga bashers at pinangunahan at nagkaroon sila ng haka-haka dito sa mga nangyaring ito. Pero sa aking tingin, no, mga ka-review at pagbabasa, is tingin ko may karapatan naman talaga na magpahuli sila Hazel, Grace at GM Quezon gawa ng syempre iba na rin yung takbo ng conversation nila. Kung makikita nyo naman mismong etong mga nakapulot na ang nanghihingi ng reward at hindi basta-basta yung reward na hinihingi, no? 7,000 is talagang magkakaroon ka na ng case dyan dahil bawal na bawal yan sa anti-fencing law. Punta kung ang ating babalikan yung mga kaso na yan. Isa pa, di ba? Kaya nga, kahit kung napulot mo yung isang bagay, mas maiging ipagbigay alam mo ito sa mga otoridad o di naman kaya lumapit ka dun sa mayor or anumang establishmento na pwede mong isang guni itong cellphone na ito, no, mga ka-review. So, pakinggan pa natin yung iba pang result ng lie detector nila Boss Joy at Hazel Grace. Truthful pa rin kayo pareho. Kasi nung walang lang ba na sila ang unang nag-insist na magbigay kayo ng reward? Sagot nyo, no. Truthful ulit kayo. Gawa-gawa mo lang ba ang salaysay na sa inyo nang galing ang 7,000 na halaga ng reward? Sagot nyo, no. Truthful ulit kayo. Imbento mo lang ba na narinig mo talaga ang mga taga-CIDG na nanghingi sila ng reward at nagtatanong kung hawak nyo na ang pera? Sagot nyo, no. Truthful ulit kayo pareho. Take note, ha? Puro truthful kayo, ha? Wala pa kayong ay. Maliban sa sinabi mo, nagsinungaling ka ba tungkol sa natanggap na pagbabanta? Pupuntahan sa bahay at baka ma-rape ni Hazel? Ma-rape si Hazel? No. Truthful ulit kayong pareho, asawa. So, ibig sabihin, mga ka-review, totoo yung sinabi ni Hazel na pinagbantaan siya na pupuntahan sa bahay at ma-rape. Ibig sabihin nun mga ka-review, meron talagang sinabi itong mga makikipag-meet up sana sa kanila. So,
I think 98% sa lie detector is halos lahat ng mga sasabihin nila is magkakaroon ng katotohanan, ano, katotohanan mga ka-review, ano. Kasi nung uling lamba na inaya ni Hazel si Nea sa CR para doon iabot ang pera na 4,000. Sagot niyo no. Again, truthful ulit kayo. Kasi nung uling lamba na sinabi mo na hindi talaga sila ang nagsabi ng halaga ng reward para sa iPhone na 50,000. As the iPhone ay 50,000. Again, kayong dalawa truthful ulit. Panghuli. Maliban sa sinabi mo, nagsinungaling ka ba alinman sa mga ibinigay mong mga salaysay sa akin ngayon, sabi nitong tanong nung examiner. Ang sagot nyo, no. Truthful ulit kayo. So, Hazel and JM, walang lying sa inyo ni isa. Sa lahat ng tanong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, you pass in. Yung lie detector, no, mga ka-review, siguro, I think, base lang to sa pagkakaalam ko, ha, is accurate, hindi siya ganun ka, ano talaga, no? Pero magagamit siya, I think 60-70% lahat ng nade-detect niya na totoo, tama. Kasi hindi naman ilalabas siguro sa market yan kung hindi na-test ng mahabang panahon, mga ka-review, no? And I think lahat ng mga sinagot ni Hazel Grace dun sa mga tanong ng mga questionnaire sa lie detector, nag-ooperate ng lie detector is accurate gain na sinagot niya, and lumabas nga yung result na 100% katotohanan yung sinabi niya, mga ka-review. Unlike dito sa mga umihingi ng tulong, mga ka-review, is ilalabas din natin yung lie detector test nila, no, mga ka-review. Dahil nung napanood ko ito dito kay La Jomar at dun sa nakulong na si Sir, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko. Basta yung asawa ni ate, is lahat ng sinabi nila is nagkaroon nga ng lie. Kumbaga, no? Kumbaga, karamihan sa sinabi nila is kasinungalingan, mga ka-review. So, yun. Pagpatuloy pa natin to kasi gumaganda yung mga nangyayari. With flying colors. Ibig sabihin, punto by punto, tama lahat ng mga sagot nyo at wala kayong kasinungalingan doon sa mga katanungan. Now, Annabelle, James, Jomar, at Rhea, bagamat meron kayong mga sinasabi kayong katotohanan, pero ilan dito nagsisinungaling kayo? Halimbawa na lang, dito sa kayo ba ang nag-insist na magbigay ng dapat na reward? Sabi nyo hindi, pero lumilitaw, lying kayo. Tatlo kayo lahat, lying. And then, dito ulit sa iyo ba ang cellphone number na ito, 0915, blah, blah, blah. Truthful si Annabelle, truthful si Rhea, pero Jomar. So, ayun mga ka-review, puputulin natin mga ka-review at may mga kasunod pa yan. I-upload din natin dito sa ating channel. At yon mga ka-review, no, sabi nga natin, bago tayo magbigay ng mga komento o mambas sa isang mga sa isang issue, is dapat alam natin kung ano yung katotohanan at ano yung hindi. No, gaya nga nito, ang dami nyo nang sinabi dito sa dalawang to, at halos na-pressure na nga itong mga to, at parang bigla na lang silang hindi makagawa ng mga content dahil nga sa pangyayaring ito at sa dami ng mga basher. And I think may mga lumabas din na sinabi nila na may mga death threat na nga sila, mga ka-review, no? And yon mga ka-review, dito napatotohanan ng isang lie detector test na lahat ng mga sinabi ng magsyotang ito o magjowang ito o magboyfriend man nito is pawang may katotohanan. So paano na yung mga basher na nakapagbigay ng mga maanghang na salita, no? Lalo na nung nag-live, no? Lalo na doon sa mga nag-comment doon sa video ni Sir Rapi Tulpo, no? Doon sa Rapi Tulpo in Action. Ang dami kong mga nabasa doon na yun nga, lahat kinukutya sila, gawa-gawa lang yung pangyayari, for content only. So, doon nagkakamali kayo. I think totoo nga na nangyari yung mga bagay na to and pinatotohanan ito ng dalawa. At huwag na kayong umapila dahil lie detector
test na nagsasabi na nagsasabi sila ng katotohanan. And good luck na lang doon sa kay Kuya at kay Jomar kung itutuloy ba ni Sir Rapi Tulpo yung pagtulong sa kanila para maabsuelto. Dito magkakaroon ng magkakaroon ng mga opinyon ng mga tao, no, kung ano talaga yung totoong nangyari. At na ang magiging hatol nito is kay idol Sir Rapi Tulpo na lang. So yun mga ka-review, nasaksihan nyo yung maiksing clip ng lie detector test ni Hazel at Boss Choi, no, mga ka-review. Abangan nyo po, meron pa tayong mga clips na about dito. I-upload ko rin to siguro by tomorrow at i-edit ko pa. So hanggang dito na lang ang aking video reaction, ay voice reaction pala. Hanggang dito na lang ang aking voice reaction dito sa issue ng iPhone na nawala ni Ma'am Hazel Grace, no? So God bless po sa inyong lahat, mga ka-review.